So, mga katechnikan, ito ang ating technique ngayon. Ito ay raised garden bed. Ayan. Para doon sa mga mahilig magtanim, panoodin nyo to. So guys, what's up? This is Kuya Baet, ang Teknikang Pinoy. Gusto ko lang i-share sa inyo to. Siguro doon sa may mga mahilig magtanim or may mga garden na gustong magtanim. Ayan. Gusto kong i-share sa inyo to kung paano ginagawa. Guys, itong kahoy na to, sariling gawa yan, no? Nasa sa inyo na kung gaano kataas. Tapos ang importante sa pag maglalagay kayo ng, bago kayo maglagay ng mga lupa o erde, kailangan nyo munang lagyan ng ganito, plastic to. Ayan. So plastic yan, yan ay para German mag-shoots, kumbaga para hindi mabasa yung kahoy, no? Dahil gagawin yung lalagay nyo ng lupa to at saka para hindi masira kaagad yung kahoy, yan ang lalagay ninyo, no? So, yan. Ganyang kalakihan. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano. Ano nyo lang. Yan, gagamitan nyo ng pang, ano, pang clip, parang ganun. Para tatakan nyo. So, ganyan ang itsura nyan. So, ngayon, teknikan. So, ito yung teknikan dito. Paano mo makakatipid ka ng hindi mas maraming lupa ang gagamitin mo, no? So, itutuloy natin to. Ito mataas to, mga 73 yung taas ng kahoy, no? Ayan, 73 centimeter yan. So, ngayon, ginawa ko ng technique. Ayan. Ito yung tinatawag na matigas na styrofoam. Ayan, matigas na styrofoam yan. Ayan, matigas yan. Tsaka, pwede rin sa pangmatagalan. Hindi yan basta-basta nasisira, no? Yung styrofoam na matigas. Kung sa amin, sa German, is demplate yan, yung tawagin. Ginawa ko, yung isang buo nito, ito, isang buo nito, pinutol ko sa gitna. Ayan, isang buo yan. Pinutol ko siya sa gitna para yun ang ilalagay ko dito. Para hindi tayo, tipid tayo sa lupa, kumbaga. Mamaya papakita ko sa inyo paano natin ayusin, no? So ito, styrofoam din na manipis. Ito yung panggagawin nating panangat, no? So, makikita nyo mamaya, papakita ko sa inyo kung saan ang purpose nito. So, ayan mga katechnikan, at nalagyan natin yung mga paningit, no? Yung kanina pinuputol ko kanina, yan yung mga purpose nyan para maisingit nyo at maging matibay. Tulad nyan, kinakulog ko, talagang matibay siya. So, yan ang purpose nun, yung kanina. So, ganyan ang itsura nyan. Almost kalahate. So, nakatipid kayo, di ba? So maraming paraan naman kung anong pwede nyong ilagay sa ilalim, no? Pwede nyong mga kahit anong ilagay nyo sa ilalim, eh. Pero ito, mas stable tayo dito para pantay siya. So ang purpose naman dyan guys, kaya may ganyang space para dun sa tubig. Diba, pag didiligan nyo yung mga halaman nyo, yan ang bagsak para hindi ano. Actually, pag kahoy ang ginamit nyo dito, masisira ka agad siya gawa ng tubig, diba? So, ang naisip ko, yung matibay na styrofoam na matigas na pang matagalan din siya. Hindi siya basta-basta nasisira. So, yan ang itsura niyan, guys. O, yan. After niyan, so, ang next step natin ay yung grid. Ayan, kumbaga gitter sa German. Yan naman ilalagay natin, ipapatong natin sa ibabaw. So, para may lakas siya, no? Tapos, mamaya, lalagyan pa natin siya ng ganito. Ang tawag dito, fleece. Ayan. Yung para dumiretso ang tubig. Pag nilagay niyo yung lupa, no, yung mga ano, mga lupa, siyang sasahot, siyang mag-aano, para hindi magbagsakan dito yung mga lupa sa tabi-tabi. So mamaya ikakabit din natin 'to. Ayun, ganyan ang itsura niyan, guys. Para tuloy pa rin yung tubig pag dinidiligan niyo yung ano, yung kung anumang halaman ng ilaano niyo, no. So next step natin ay ito. So, lalagay naman natin dito rin sa baba nito. So, ito na ang next step natin after nung gitter, no? Itong bakal sa ano, no? Yan naman ang pansa para hindi mag-ano yung lupa. Ayan. So, nakakabili niya. Kailangan gandahan, no? Ang importante lang dito is hindi siya nababanat, kundi mayroon siyang ano, space. Ayan, no? Katulad yan. Para hindi siya masira pag nilagyan ng lupa. So, mga katechnikan, ano? Ito yung binili ko na pang takan, no? Pang ano, para mas mabilis at hindi masakit sa kamay. Itina-charge lang to. So,
Mabilis lang to ako. Gaganyan nyo lang. So, yun ang purpose niya. Ayan. So, ayan. Sabi ko nga, ito hindi nyo naman kailangan gandahan kasi lalagyan siya ng lupa. So, matatakluban din siya. Ang importante lang is meron siyang patungan at yung maglalampas yung tubig pag diniligan nyo. Diba? Yun nga. Yun ang pinaka-purpose nito. Ito naman ang purpose nito is para hindi kaagad masira yung kahoy dahil sa lupa. Yun yung purpose niya. Ito plastic lang to na malalaman yan, bibili yan. So yan, tapos na tayo. Pwede na tayong maglagay ng lupa dito ngayon, no? So yan, sana yan ay nakatulong sa inyo, no? Gusto ko lang talagang i-share to kasi doon sa mga mahilig magtanim, pwede kang gumawa ng sariling kahoy na box. Ang tawag dito sa German is Hochbeet. Yan. Pwede nyo mapanood din sa YouTube, may mga inilalagay din sila sa ilalim kung malaki yung ano nyo, yung gagawin ganito. Pero yun ang ginawa kong technique, no? Sariling technique lang. Yung matigas na styrofoam, tapos nagyan ko ng parang kawad, yung parang metal na ano, na parang hindi siya pag nagyan nyo ng lupa, hindi steady siya ganyan, no? Diba? At yun nga, kinalhati ko para kalating lupa lang ilalagay natin, hindi yung buko. So yun ang mga counting technique doon. So yan, maglalagay na tayo ng lupa, guys. At tingnan natin. Tapos papakita ko sa inyo after. Let's go. No, maglalagay na ako ng lupa, ano? Itong ginamit ko dito is plant soil, kumbaga sa English, sa German, plant sand earth. 70 liters, no. Titingnan natin kung ilan ang kalasya, tapos yung ibabaw. Yung ibabaw lalagay natin is flower soil. Grubito. Hindi po tayo gardener, ha? Baka mainipan yung gardener tayo. Hindi po. Technician po tayo. Technician Pinoy. So, yung paggawa nito, yun ang technique natin. Baka mamaya sabihin nyo, gardener ako. So, yan. Sabihin natin. Kapag tayo ng lupa. So kaya ako naman po iniisip na lagyan to ng Blumen RD sa ibabaw ng flower soil, no. Mas okay yung ano niya, yung lupa niya. So ang ilalim is plant soil, ang ibabaw is flower soil. Para mas okay siya. Actually, kahit ano naman ilagay niyo na ano, nasa sa inyo na 'yon kung anong ilalagay niyo lupa, no. Kahit yung purong lupa, gumagang. Pwede yun. So, yan. Yan. So. Next natin yung ano. Lumen earth. Yan. Lumen earth, ano. 40 liter lang to. Yung ating lagay is 70 liter. So yan mga katechnikan, ano? Nilagay na natin, no? Dalawang 70 liter na plant sand earth, yun ay plant soil. Tapos dalawang 40 liter na flower soil. Ayan. So yan. Yan ang purpose niyan. So yun ang pinaka ending. At pwede na sila magtanim. So yan. Diba? Kaya doon sa mga mahilig magtanim, guys, pwede nyo gawin to sa kung may garden kayo sa bahay, ganyan, may sarili kayong garden, mahilig magtanim, so may idea na kayo kung paano ginagawa to. So yun ang aking technique na ginawa, no? So yan. Oh, bali ganyan kataas yan. Oh. Tapos yun yung ating ginawa. So pwede na yan. Sana na may natutunan kayo dito sa ipinakita ko sa inyong ito. May purpose naman kung mahilig talaga kayong magtanim at maglagay ng ganito sa garden nyo. So ito, sariling gawa lang din to, tong kahoy na to. Sariling gawa rin yan.
kakateknikan, ano, pwede nang taniman to. So, papananim na lang kailangan. At yun. So, mga kateknikan, at ito po ulit si Kuya Bet. Ayan, sana na-share ko sa, may natutunan kayo sa engineer kong ito. At kaya nyo gawin din yun, sigurado, sa inyong, ano, sa inyong mga garden. O, basta mahilig lang kayo magtanim. So, maganda siya. Kasi nilagyan pa ng ganito para kung halimbawa yung ano na pwedeng gumapang yung ganun. So, yun po yun. Yun ang gusto kong i-share sa inyo kasi maraming mahilig magtanim. Kaya kung ano ang paggawa ng ganitong isang box o anong proseso na katulad ko, ako lang ang nag-isip ng tekniko paano natin lalagyan sa ilalim, no? Pwedeng lagyan ng kahoy pero masisira ang kahoy dahil ito ay dinidiligan. So, kung metal naman ang ilalagay natin, mahal. So, yung styrofoam naman na matigas, tas matibay yon at hindi basta-basta nasisira yun sa panahon, yun ang ginamit ko. So, tapos nilagyan ko ng ano nga, ng tinatawag na gitter, kumbaga, parang bakal na yung manipis na ano, na yun yung patungan niya, and then nilagyan ko pa ulit siya ng fleece na nagtutuwak yung ano. Kaya sabi ko nga kanina, yung fleece, hindi nyo kailangan gandahan ng pagkakalagay kasi tatakluban. Ang importante lang, yung lupa is ano niya, nasasalo niya, kumbaga. So, ang hirap i-explain kasi English at German. Tsaka Tagalog pa. Ito po ulit si Webite, ang teknikang Pinoy. So, magkikita po tayo dito sa apat na sulok ng kamerang ito. At laging tatandaan po, keep safe and stay healthy. Bye-bye you. Yo, check what, huh? MTCB! Makinig, manood, sa labas mano, sa loob ng bahay, tawa na walang humpay. Kaya sumubaybay, sayang wala ka tumbas. Huwag na lang ipagpabukas, saya at ikang ulit. Alam mo na kung sino malubet. Sikit ang Pinoy siyan, si Kuya Bael. Gadget, suhalo, kahit anong gamit. Meron ka matututunan, punot aral, tawanan. Kaya kung ako'y manood ka na lang. Ang dami laging bago niyang pakulo. Batalo, laulo, halina po kayo. Hit like, click the bell button.